Ito ang rason kung bakit hindi kami lumaban sa Battle of YouTuber para malaman yung lahat. Kahit gago ka talaga. Gusto ko din klarohin about sa Lumpai Brothers. Anong pinagsasabi nyo na hadlok talawan daw kami? Naririnig nyo bang sinabi nyo? Nagpapatawa ba kayo? Bakit? Sino ba kayo? Sino ba kayo para katakutan namin? Huy ulol! Hanggang kay Buy Bagsik ka lang naman. Gumapang ka nga kay Buy Bagsik. Paano ba kaya kung sa akin? Pakita nyo, ipapakita nyo sa totoong laban para meron naman kayong ibubuga. At balik naman tayo kay Makagago. Ikaw gago, huwag mo kaming gulangan. Ito guys, naglabas ng sama ng loob si Boy Ungas kung bakit hindi sila kasali sa Battle of YouTubers this coming Sunday or ngayon. Kasi Sunday na ngayon, madaling araw na eh. So, ginawa ko lang ng short reaction video yung sama ng loob ni Boy Ungas sa kay MG. Saka yung mga reason niya kung bakit hindi siya kasali or hindi sila nasalang ni Boy Bagsik. So pakinggan natin yung mga sinabi niya guys. Gawa natin ng reaction video. Let's go. Ito ang rason kung bakit hindi kami lumaban sa Battle of YouTuber para malaman yung lahat. Nang una, yung respeto. Hoy Makagago, hindi na kami bata para bastusin mo. Sa katunayan, hindi ka marunong magpalaga sa amin. Kaya basta-basta mo na lang kaming mura-murahin. Ito tandaan mo Makagago, hindi mapapalitan ng tape ang respeto. Tandaan mo yan Makagago. Pero still thankful pa rin ako sa'yo Makagago. Kahit gago ka talaga. Gusto ko din klarohin about sa Lumpai Brothers. Anong pinagsasabi nyo na hadlok talawan daw kami? Naririnig nyo bang sinabi nyo? Nagpapatawa ba kayo? Bakit? Sino ba kayo? Sino ba kayo para katakutan namin? Ito guys, si Boy Ungas, meron naman kasi talaga siyang key mag-angas sa Lumpai Brothers. Kasi nga siya yung champion ng Battle of YouTubers. And si Boy Bagsik naman, kung di nyo pa alam, nakalaban niya na si David Lumpai, yung kapatid ni Silver Boys. Hindi nyo kilala, search nyo na lang sa Facebook. Silver Boys, professional boxing announcer yun guys. Tapos, mga boxer yung mga kapatid nun. Eh, tinalo ni Boy Bagsik yun. Kapatid naman ni Boy Ungas yun. And para sa akin, mas malakas si Boy Ungas kay Boy Bagsik. So, siya, champion siya ng Battle of YouTubers. So, meron talaga siyang key na magyabang, di ba? And also, para sa akin, nanggagaling din si Boy Ungas. Kaya nabanggit niya na rin yung respeto dun. Kasama din yung TF. Para sa akin, personal opinion ko. Kasama yung TF dun, guys, kung bakit hindi sila sumalang sa Battle of YouTubers. Which is understandable para sa akin. Bakit ka mo? Kasi siya yung champion eh, di ba? Siya yung champion, dapat siya yung pinakamalaking TF. Para sa akin lang ah. Kasi hindi basta-basta yung pinapakitang performance ni Boy Ungas. Sa mga previous battle niya, is sobrang lupit talaga ng mga pinapakita niya. Even si Boy Bagsik. So para sa akin, kung kaya nila magbigay ng TF na 200,000 sa mga newcomers, so dapat magbigay din sila ng tamang presyo sa mga datihan nila. Sa champion, di ba? Lalo na sa champion kasi pag sinabi mong champion, yan yung pinakamalaking TF. Diba? Tutuloy natin. Huy ulol! Hanggang kay Buy Bagsik ka lang naman. Gumapang ka nga kay Buy Bagsik. Paano ba kaya kung sa akin? At anong pinagsasabi nyo? Na mapalad daw kami dahil pinalaban kami ni Gago sa inyo? Naiintindihan nyo ba sarili nyo? Alam nyo, kaming mga Bisaya, talagang lalaban kami kahit ano pang basagan na mukha. Yung sa amin lang, yung respeto. At ikaw, wheelchair ng Pinas, huwag kang satsat ng satsat dahil wala kang napatunayan sa Battle of YouTuber. Bakit? Yung wheelchair ng Pinas, guys, tinutukoy niya doon si Silver Boys. Kasi nga, ang dapat kalaban ni ni Boy Bagsik nung previous Battle of YouTuber is si Silver Boys TV. Then, nung maglalaban na sila, bigla daw siyang na-aksidente or what. Kaya ang pinalaban niya, yung kapatid niya na si David Lumpai, knowing na kaya ni David Lumpai si Boy Bagsik. Kaso nga lang, yun, pinagapa nga ni Boy Bagsik. Talaga malakas kasi itong magkapatid na to, si Boy Ungas siya kasi Boy Bagsik. So, believe din ako sa boxing skills nitong dalawa, si Boy Bagsik siya kasi Boy Ungas. Tsaka yung resistensya nila. Sobrang lupit talaga nitong dalawang to. Meron talang ibubuga. So, para sa akin, kung lalabanan nila yung Lumpai Brothers, kayang-kaya nila. Tutuloy natin guys. Anong napatunayan mo? Yung nag-acting-actingan ka? Yung nagka-injury-injury ka? Sa takot kay Boy Bagsik? Hindi ka man lang nahiya sa sarili mo? At ikaw naman David Lumpai, anong pinagsasabi mo? Anong pinagyayabang mo? Hindi ka ba nahiya na binugbog ka ni Boy Bagsik at pinagapang ka? At anong pinagmamalaki mo? Yung training mo? Na wala pa sa kalingkingan ni Boy Bagsik? Isa ka din eh. Na walang napatunayan sa Battle of YouTuber.
Yung napatunayan mo, yung nag-tridor ka, yung binatom ako ng mic, yun yung napatunayan mo. Ikaw yung David dun tae ka, huwag ka satsat ng satsat. Kasi isa ka pa na walang napatunayan sa Battle of YouTuber. Yan ang real talk. Isa din. Yun guys, yung mga sinabi ni Boy Ungas, real talk talaga yon. Kasi nga si Boy Bagsik tsaka si Boy Ungas may napatunayan na sa Battle of YouTubers. Wala pa silang talo guys ha. Kung di nyo pa napapanood yung mga Battle of YouTubers, wala pa silang talo. Yung mga laban nila para sa akin, yung mga hindi scripted na laban, okay? Kasi talagang parparan. Kay Boy Ungas siya, kay Boy Bagsik. Panigurado na panood nyo na yun kasi yung laban ni Boy Bagsik kay Billy Jack, di ba? Kita nyo naman, pinanatan niya rin si Billy Jack. Then yung laban niya naman kay David Lontayo, yung kay Boy Bagsik, is talo din si David Lontayo. Then ngayon, nagyayabang yung Lontayo Brothers, which is si Silver Boy, si David Lontayo, tsaka si Sam Lontayo. Pero may tira talaga doon para sa akin si Sam Lontayo. Malakas din yun guys, si Sam Lontayo. So, hindi natin pwedeng i-disregard yung taong yun kasi maalam din talaga siya sa boxing si Sam Lontayo. Kaya magkakaalaman sana eh, si Boy Ungas tsaka si Sam Lontayo kung nagkataon. Kaso nga lang, hindi natuloy eh. So maybe, tingnan natin kung makikita pa natin maglaban tong dalawa, si Boy Ungas tsaka si Sam Lontayo, di ba? Tutuloy natin guys. Ito eh, si Sam Lontayo, dada ng dada. Ito lang yung masasabi ko sa inyo mga Lontayo Brothers, makinig kayo, huwag puro training lang yung ipapakita nyo. Ipapakita nyo sa totoong laban para meron naman kayong ibubuga. Tama at balik naman tayo kay Makagago. Ikaw Gago, huwag mo kaming gulangan. Ang ayos-ayos ng salita ko sa'yo, nagpapasalamat ako sa'yo na malaking naitulong mo sa amin. At may naitulong din kami sa'yo at the same time. At anong sagot mo sa akin? Naririnig ko bang sarili ko? At anong naitulong? Pero ano, to be fair naman guys, para patas tayo ha, kasi wala naman ako ano, hindi ko naman sila kilala personally. So yung reaction video ko to, hindi pro Boy Ungas, hindi pro Makagago, hindi pro Lontayo Brothers. About tulong guys, mas malaki na tulong ni MG kay Boy Ungas siya, kay Boy Bagsik. Kasi nabigyan sila ng opportunity, honestly speaking, di ba? So mas nakilala, magkaroon ng pera kahit pa paano. Kasi kung di naman kinuha ni ano, ni Makagago, maaaring wala pa sila sa punto ng buhay nila ngayon, okay? Pwedeng ano, nakilala, pwedeng gumawa sila ng way para makilala sa social media, pero iba pa rin kasing impact na bigay ni MG. Pero sa kabilang banda, meron din silang naitulong kay MG. Hindi rin natin may kakila yun. Yung hype na naibigay nila, then yung mga kita din syempre kasi meron din mga meron din gustong manood sa kanila. Pero para sa akin nga, mas malaki na itulong sa MG sa kanila kasi nabigyan sila ng opportunity. Diba? Tulong ko sa'yo? Oh, come on, Makagago. Gago ka talaga, real talk. Anong pinagsasabi mo na wala kaming naitulong sa'yo? Dahil nga mayaman ka na? Bakit Makagago, nagsistay ka pa sa Battle of YouTuber kung hindi ka nangangailangan ng pera? Sagutin mo nga ako, Makagago. Kung magmura ka sa amin, kala mo kung sino ka? At anong sinabi mo na makasalanan ka pa sa inakala namin? Wala kaming pake. Kaya huwag mo kaming takutin, Makagago. So yun guys, tapos na yung mga sinabi niya. Ito, nagpo-promote na si Boy Ungas nung nilalaro niya. About naman dun sa ano, sinasabi ni Boy Ungas about kay Makagago na bakit pa siya nagbabattle of YouTubers kung mayaman na siya. Kahit naman lahat naman ng tao, lahat naman ng kahit mayaman ka, tataas pa rin yung demand, yung ano, yung kumbaga yung contentment mo. Hindi ka pa rin makakontento kahit sobrang dami mo ng pera, meron ka pa rin gustong goal. Kasi habang naabot mo yung pangarap mo, tumataas yung pangarap mo, eh, di ba? So, yun guys, kung gusto yung mga ganitong reaction video, follow nyo na ako sa FB page, then subscribe kayo sa YouTube channel kasi marami pa tayong upcoming reaction video. At maraming salamat sa inyo lahat, tingin ko hanggang dito na lang.